Alright guys, here we go again. Ito guys, yung paggawa ng main line, yung mismong ikakabit sa ano, mismong ikakabit sa fishing rod. Ito, itong ginamit namin na main line is 0.5 mm na Europe. 0.5. Mas makapal dito. Itong nylon ng hook is 0.4 mm. Ito. If you can see the hook, ito yung ginawa natin kanina, yung pinakita ko, guys. I hope you can see it. Ayan. And ngayon, gagawa tayo ng setup. Usually, yung ginagawa namin setup is apatan. Apat na hook sa isang line. Parang yung kitang din, guys, pero apatan lang. Alright, and here we go. First, gawa tayo ng loop. Ayan guys. Ayan guys, gawa tayo ng loop sa main line. Ayan. And then ayan, kita-kita naman. Ah, sige. Ayan, nakikita. Ayan, and then ipasok natin ang yung line ng hook. Yung line ng hook, guys. Yan. Ipasok natin sa loob ng loop na ginawa natin sa main line. Ayan. And then, oo. Ganyan siya magkaloob. Ayan. Parang dalawang bilog, guys. Ocho. Ocho. Kita? Baba. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Oo. And then, yan. Ito nasa baba. Ito yung hook. Nasa taas, ito yung main line. Alright. Tapos, hawakan natin ng ganon. Pagsamahin natin. Ito yung tali ng hook. Ayan, guys. Yung tali ng hook, hawakan natin. And then, ipaikot natin. Depends kung gano'ng karaming ikot ang gusto nyo. Ipaikot lang natin, guys. Katulad nito. Yan, normally kasi sinasabit to eh. Para makikita nyo, guys, kung paano. Itong setup na ginagawa namin, hawakan mo na lang. Para hindi nakadikit yung hook. Para hindi nakadikit tong hook sa main line. Naka-separate. Mm-mm. Nakaangat. Oo. Kasi pag nakadikit sa hook, together with the pain, hindi siya makakagat ng fish. So, eto guys, tinuro din ng aming mga kasama. Yeah. Aming mga kasama sa dagat. Di ba ang ginagawa natin? Usually guys, 20 na turns ang ginagawa namin. At ipapakita lang namin yung isa. And then after this, ipapakita namin yung setup together with the fishing rod. And guys, sa mga nagbabalak na mag-fishing, mas maganda gumamit kayo ng hook number 11. Yung ganito guys, yung silver. Hook number 11. Ito, kahit malaking fish, mahuhuli na ito. Kahit more than 1 kilo, almost 2 kilos na fish, kaya niyang hawakan itong hook na ganito, guys. Ayan, nasa sa inyo kasi, guys, kung gaano karaming ikot ang gusto nyo. Ang tama naman yun. Ilan yan? Sige na. Naka-20 ka na yata eh. Sila pa? Para makita nila yung ano kagandahan. Mas maraming turns guys, mas maganda. Mas malayo yung ano, mas malayo ang pagitan niya. Oo, yung dun distance main ng main line niyo saka yung sa hook niyo. Mama. Can I have chocolate?
Yeah, I will give you timing. And pag okay na yung ikot natin, guys. Pag kontento na kayo sa ikot. Oo. Ibalik natin sa loop. Ipasok natin sa loop yung iniikot natin. Yung iniikot natin na line, yung line ng hook. Line ng hook yan, guys, ha? Bear in mind. Ayan. And then, hilain lang. And then, hilain pareho. Ayan. Ayan, guys. Tingnan nyo. Nakita nyo? Yung paglapit ng ano. Ayan. Habang hinihila yan, guys, pahigpit ng pahigpit yan. And then, I'll show you. Ayan, guys, ang resulta. Gupitin nyo lang yung excess. Ibang kunting isagad. Isagad mo ito. Hindi nga nagsasara yung dulo niya. Dito mo siya hati-hati. Yeah. Ayan, guys. Buntingin nyo lang yung excess. Ayun. And then, ganito, guys, yung sinasabi namin kanina. Literally. Ayan. Naka-distance siya. Pag naka... pag bagsak sa tubig nito, malayo yung ano, hindi siya nakadikit. Oo. Ayan. Ito. Ayan, guys. Hindi siya nakadikit sa main line nyo. Yan yung maganda dyan. Alright? And later on, we will show you a quick view on the finished setup. Thank you. Ayan, guys. Ito na yung finished setup natin. Ito na siya. Tingnan niyo yung mga hooks niya, guys. Hindi siya nakadikit. Hindi siya nakadikit sa main line. I hope focus you can see lang. It. Tingnan niyo, guys, oh. Hindi siya nakadikit. Madali siyang kagatin ng fish. And guys, ibabonus ko na rin. Papakita ko na rin yung tamang pagkabit dun sa kanyang weights. Alright. So, bali dito yung baba, guys. So, ito yung weights natin. Ito, matagal na namin ginagamit to. Number 2. Number 2 siya, guys. So, ganito lang magkabit ng ano weights. Una, gawa tayo ng ganito. Sige, kapapos po. Tapos, ipasok natin. Ayan, guys. And then, i-bend natin ng pataas. Tapos, hawakan natin siya. Hindi kaya ko. Hawakan natin ng ganyan. Yung mas maiksi na tali, yun ang ipaikot natin, guys, sa ginawa nating loop. 1, 2, di pwede sa inyo kung ilan. 3, 4, 5, 6, 7 na para Jaworski. Pag 8 si Kobe. Ayan, guys. Tapos, ibalik natin. Same principle din po sa paggawa ng ano, nung kawil ng hook. Ayan, nakabalik na siya, guys. Ayan, tapos hilain natin to. Hilain natin to. Hila. Oops, hilain din natin yung maliit kasi baka bumalik siya. Ayan, guys, oh, kusang humihigpit. Nakita nyo? Habang hinihila to, guys, kusang humihigpit yan. Ayan, guys. Kusang humihigpit yan. Habang nahihila siya, kusang humihigpit. Tapos, ikat lang natin yung excess na ano, guys. Ayan. And then, ikabit na natin sa ano, swivel. Ito, guys, ang pinaka-favorite ko na ano, na fishing rod. Saan na ba yung number nito? Ayan, pang 3 kilos. Maximum 3 kilos na fish ang kaya niyang iangat, guys.
Pero itong reel niya, itong pinili ko talaga si YOLO. Medyo may kamahalan to guys, 3,000 to. 3,000 pesos. Meron pa nga mas mahal dyan. Tig 50,000 pesos. Tapos, ito yung sinasabi ko, swivel. Yung pagkabit nito guys, parehong principle din sa pagkabit ng weights. Parehong pareho po. Bale, ikabit na natin siya. Medyo bago itong swivel na ito, matigas. Ayan, ayan siya guys. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, ipasok lang natin yung loop na ginawa natin, guys. Tapos, ibalik natin yung lock niya. May lock kasi ito eh. Maganda pag may swivel, guys. Kahit hindi niya mabubuhol, oh. Freewheeling siya. Freewheeling talaga. Tsaka stopper siya dun sa uh-huh. Tapos, hindi siya papasok dito sa dulo ng ating fishing rod. Pakita nyo, guys. Pakita ko. Stopper siya. Hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang siya. Ayan na yung ating setup, guys. Ayan na siya, guys. So, kung meron kayong mga tanong guys, magka-comment lang kayo sa comment section. Sa comment box. Yung sana na ipakita ko ng maayos yung pagkabit ng line sa hook. And then yung hook line papunta sa main line natin, sa main line ng rod. Ito yung main line ng rod natin guys, fishing rod. Ito yung line ng hook. Ito yung pinakita namin kanina ni Commander bawang ko. Ito. Para hindi siya nakadikit. Kasi pag tinali lang natin guys, yung nakikita natin na usual na pagtali, nakaganyan siya, nakadikit siya dun sa mainline. Pag may paen yan guys, didikit na siya sa mainline, hindi niya makagat ng fish. Mahirap ang makagatin ng fish yan. So pag ganyan guys, madali lang siyang dakmain na gano'n. No? So ayan guys, Ajafarm 924 wants to say thank you. At sana may natutunan tayo. Natutunan din namin to guys sa mga nakilala naming mga namimingwit sa dagat. Alright guys, and together with my our fishing rods, we want to say thank you and goodbye. Bye-bye.